Blessed day po sa inyo lahat. Ako po si Sir Mel de Romol ng Caloocan North Elementary School. Ang tinuturuan ko po ay grade 6. Ang mga hawak ko po ay Araling Palipunan, ESP at Science. So ngayon po, ituturo ko po sa inyo kung paano po ang paggamit ng OBS Studio at mailagay po ito sa ating Messenger Create a Room. So let us start na po sa ating OBS to Messenger Create a Room Classroom. Okay, start na tayo. So, kanina po, na-discuss na po ng aking ka-co-teacher na si Sir Mike kung paano po gamitin ang OBS. So, sa isang mabilis na paggamit ng OBS, baliktanawin po natin yung mga natutunan natin. Meron po tayong dalawang box dito, yung scenes, saka yung sources. Yan. Dito po tayo sa AP1 lesson. Ito po yung finished product natin ng OBS na maaari na nating isend sa Messenger. Okay. Dito naman sa scene, ito yung unang starting point na kung saan yung OBS ay wala pang laman. Ang makikita lang po natin dito, sa loob ng sources niya ay video capture. Ito yung webcam. Ito yung next natin naman ay yung audio. Yan. Dalawa lang po ang pwede nating makita dyan. So ulit, paano po ba mag-add nito? Add lang tong device natin sa plus sign na ito, sa ibaba ng source. Yung plus sign, may lalabas dyan na add. Tapos, i-add mo na yung video capture. Ito yung camera. Yan. Yan yung camera natin. Pag nilik mo yan, lalabas na tong camera natin, na yung webcam. Tapos, kung walang audio, click ulit natin yung add. Hanapin natin yung audio output. Click natin yan. Makikita natin to. Okay. Yung okay niya. Tapos, maghanap siya ng device. Click natin tong audio device natin. And then, click okay lang po. So, yan. Remove na natin kasi meron naman talaga tayong audio. So, ulit natin. Video capture and then audio ang makikita natin dito sa OBS. Sa simula. So, blanco po yan lahat. I-add na po natin yung mga effects. Ang gamit po kasi ng OBS ay to motivate yung mga pupils natin para araw-araw, iba't iba yung makikita nilang effects. Parang na-excite silang matuto. At na-excite silang pumasok sa klase mo, sa Messenger classroom mo, kapag may mga effects silang nakikita. Now, mag-add na tayo ng effects, no? Sa blankong OBS screen. Nakikita nyo po ba itong add sign? Click natin yan. Sa loob ng sources, may add sign. Click natin. And then, hanapin natin yung salitang image. Pag na-click na yung image, lagay natin. Ang unang ilalagay natin ay background. Yan, yung background, click OK. So, hanap tayo ng background. Sa kapag nagmamadali tayo, ang mga pictures natin, papasok yan sa download. Click natin yung browse. So, ito yung download. Pero kung nakuha na natin sa download, nasa pictures po yan. Click natin yung downloads kasi kadalasan nagmamadali tayong mag-download ng pictures eh. Dito po siya makakarating. So, click yung downloads. Hanap tayo ng maaari natin gamitin as background. Magandang background yung para ang nasa classroom eh. Ito. Ito yung background natin. Yan. Blackboard. So, natakpan po yung mukha natin, no? Para po hindi matakpan yung camera, sa loob po ng sources, ilagay natin yung background sa pangatlong row. Yan, nasa likod na siya. Meron po tayo makikita ng 3, 4, 5, 6, 7, and 8 na dots. Yan po ay ating i-stretch. Yan. Pag na-stretch siya, magmumukha na siyang blackboard talaga. Ayan. So, nakasetup na tayo ng blackboard. Lagyan naman natin ng mga effects, yung mga emojis. Click natin itong add. Ulitin natin, click natin yung add sa sources. Click natin yung image. Lagyan natin salitang emoji. Click. Okay.
Sandali ha, kasi may mga nagchat-chat eh. Yan. Hanapin natin yung emoji natin. Ulit, nasa download yan kapag kaka-download lang natin. Ang gagamitin nating emoji ay GIF o GIF. Pag sinabing GIF, ito yung mga moving pictures. Yan. So makikita natin, no, yung mga GIF ay mga moving pictures. Click natin OK ulit. Sir, may problema ba? Tatakpan po itong camera na naman. Para maging transparent po siya, click natin itong emoji na GIF ng right click. Yan. Pag nag-right click siya, click filters. Sa filters, nandito na po tayo. Click add. Ulitin natin, no? Right click dun sa emoji o sa napili nating pictures na pwede natin gawing transparent. Click filters and right click para lumabas yung salitang add. Pag lumabas yung salitang add, may mga choices. Click natin yung chroma key. Click OK. Nakalagay sa key color type ay green. Gawin po natin yung custom. Pag lumabas na yung salitang custom, dito po, yan o, sa gilid, custom, select color. Ang background ng emoji natin ay white, gamitin din natin white. Yan. So, nawala siya. So, pagpipilian po, ay may nakalagay na similarity. Nakikita nyo po ba itong line na to? I-adjust po natin siya ng ganyan. Yan. So, nakita na emoji. Next, sa similarity, yung smoothness. I-adjust din natin siya pa left side. So, yan. Transparent na yan. Click natin, close. Yan. So, transparent na siya. Kita na yung ayan, no? Mukha ko. Pwede ko siya ilagay dito sa ibaba. Para kunwari, naka-live streaming tayo. Yan. Adjust-adjust natin ng blackboard. So, yan. Maganda. Tapos, lagyan pa natin ng iba pa, no? Na effects. Click natin add image. Okay. Browse. Hanap tayo ng ito. GIF ulit po. Ayan, GIF. Ayan, click natin yan. Yung nagla-like na Facebook. So, okay na natin. Sir, natakpan na naman. Gusto ko sana siyang ilagay dito sa gilid. So, again, click natin tong image ng right click. Click filters. Right click ulit. Click add. Click chroma key. Click OK. Yung green na key color type ay papalitan natin ng custom. Select color. Ano ba yung background niya? Blue. Select natin yung blue. Then, okay. Similarity, adjust natin. Yan. Smoothness, adjust natin. Okay na yan. Transparent na siya. Ilagay natin dito sa gilid. Para kunwari may nagla-like sa atin kahit wala naman. Okay. So, nabuo na po natin yung OBS na design na gagamitin natin at ipapasok natin sa Messenger Classroom. Okay. So, next natin ay pagpasok natin sa Messenger Classroom. Pero bago tayo pumasok sa Messenger Classroom, we need to click this tool. Yan. Nakikita nyo yung tools? Click mo yung tools. May lalabas na Virtual Cam. Tools, Virtual Cam. Pag wala pa kayong Virtual Cam, i-download lang po ang Virtual Cam OBS. Ayan. Pag naka-download na, papasok na yan. Automatic. So, click natin itong Virtual Cam. Pag-click ng Virtual Cam, ayan, auto-start natin, horizontal flip. Ayan. Ayan. So, okay na siya. Naka-Virtual Cam na siya. Target camera, OBS camera. So, yan yung setup, no? Ulitin natin, no? Para makapasok tayo sa Messenger, click Tools and then Virtual Cam. Kung wala pang Virtual Cam, i-download natin siya. So, pakita ko pa paano siya i-download. Click natin to. Hanap tayo dito.
Virtual Cam OBS. Yan. Ayan. Virtual Cam OBS. Yan, yan po. I-download nyo lang po siya. Dito. Para magamit po natin. Dito lang po kayo mag-download ng Virtual Cam. Click nyo lang po yan. Go to download. Pag click mo yung go to download, yan na. Nakikita nyo po, nag-download siya sa left side. OBS Virtual Cam. Then, pag show in folder, and ito siya. Click install. Click nyo lang yan. And open. Then, mag-i-install siya. Pag nag-install na siya, yung Virtual Cam, lalabas na siya dito sa Tools. Then, click mo yung Virtual Cam, Auto Start, Horizontal Click. So, ready na po siya para sa Messenger Create a Room natin. So, punta na natin yung Messenger Create a Room. Ayan. So, gawa ka muna ng GC mo. Halimbawa, ito si Ma'am Preb, si Ma'am Milin, yan halimbawa yung mga estudyante ko. Bago ka magturo sa kanila, tawagan mo muna. Inform mo muna sila. Okay, musta? Last try. Last okay. Try natin. Yung ano. Hi ma'am, last try ko ha. Okay. Okay. Mag-send ako ng link ulit. Sige po. Okay. Wait lang. Salamat ma'am. Yan. So, try natin ulit. So bago natin i-try yan, dapat naka-prepare na tayo ng PowerPoint. Ito yung PowerPoint natin. Yan. Ayan. So, hanapin po ulit natin yung PowerPoint natin. Punta tayo sa file. Hanap tayo ng PowerPoint na gagamitin. Ito po siya. Close natin to. Ayan. So, sa paggamit ng PowerPoint, ang gagawin natin dyan ay ayusin natin yung slideshow. Yung slideshow po, ito po yung dapat naka-fit doon sa mga makikita ng mga bata. Napipindutin natin slideshow. Set up slideshow. And then i-show type natin as browse by an individual window. Nakikita nyo po 'to? Okay natin. Ulitin natin 'no. Slideshow, set up slideshow, browse by an individual window. Click natin. And then minimize. Nakikita po natin to. So, may tatlong buttons tayo na pagpipilian dito. Click natin tong yung parang naka-window minimize. Yan. Pag naka-ready na siya, isang tabi lang natin siya dito sa gilid. I-adjust natin ng konti. Click natin tong presentation. Slideshow presentation. Yan. Yan mismo yung makikita ng mga bata sa ating Messenger. So, ang magiging gamit ng OBS natin ay yung OBS na makikita nila, ito yung parang nasa gitna ka ng classroom, nagtuturo, nasa blackboard, yan. Tapos, kapag magtuturo ka na, ipipresent natin to sa Messenger, itong PowerPoint. So, yung dalawa, magkasabay nating pagaganahin sa Messenger. Punta na po tayo sa Messenger natin. So, create tayo ng room. Para walang papasok na iba na ibang tao dun sa room natin at makapagturo tayo ng maayos. Kasi minsan pag nasa Messenger lang tayo, maaring i-add yung mga parents. Di ba awkward naman kung kasama yung parents. So, create tayo ng room. Yung create new room ay pipindutin po natin nasa sa left side. Tandaan po natin, no, note natin na ang create new room ay lalabas lamang sa Messenger kung ang Messenger po natin ay updated. Kapag hindi po siya updated, hindi siya makikita sa mga choices sa taas. So, click natin yung create new room.
Sa create new room, makikita po tayo ng waiting for others to join. I-click po natin tong link para kung sino lang ipagbibigyan natin link, siya lang po ang makakapasok sa ating Messenger Classroom. Copy. Minimize po muna natin. Dito sa GC na ginawa ko, i-paste natin itong join your room. Ayan. Click natin. Tingnan natin si Randy kung bukas pa siya. Brother Randy! Brad! Gising ka pa? Sir Randy! Hello. Gising ka pa? Oh, Brad, anong gagawin? Join kita dun sa Messenger Classroom. Pang trial lang po, papakita po bukas. Oh, sige, Brad. I-send ko yung link. Next step ko ba? Oh, sige po. Sige. Hello. Ayan na. Hi, okay, ma'am. Na. Ayan. Hi. Ayan. Waiting tayo. Si Randy, sinendan ko rin para medyo marami. Kanina bumigay yung ano, ang note po natin na ano, may mga internet na nasa kalagitnaan ng recording bumibigay pala. So, kailangan natin mag-download ng FreeCam. Yan, Sir Brother Randy, Sir Randy, yan. Dalawa na estudyante natin. Yan, Sir. Ah, ito para po sa ito? Yes, Sir. Nasaan si Ma'am Preppy? Ano ito, guys? Ano to? Sa Messenger? Yes, Sir. Messenger Classroom para ipapresent bukas. Sige. Si Ma'am Preppy na lang hintay natin. Yan. Click, tawagan ko ulit si Ma'am Preppy. Yan, tawagin natin sa ating estudyante. Ma'am Pre, pasok ka na. Last na to. Yan, tignan natin kung nakapasok na. Ayan. Sir, nakikita ko na malinaw. Ayan. Ah, malinaw. Alam mo, tanggalin mo kasi yung gumagalaw-galaw sa yun. Ano pala sa free cam ang problema? Yung sa Windows recorder hanggang 10 minutes lang pala. Sino to kung lang isa? Si Ma'am Prevelin. Ah, Ma'am Prevelin. Pasok. Brad, ano to? Pag nag, pwede mo gamitin dito sa demo mo? Pwede sir, pwede. Kaya ano, yung comment nang nagdukumang mag-susan na banda, yung comment section, Brad, saan daw yun? Comment section, sir? Saan daw comment mga bata? Yung sa tinuro ko sa'yo, sir, pero ikaw lang makakita. For example, ito, nakikita ka ng ano. Ay! Lalabas ka lang. Yung mga matin din. Halimbawa, sasagot ako sa nang sasagot dito. Sa mga ba yun? May messages? Ganon? Ano, i-minimize nila. Ay! Minimize nila para ay, makita. Minimize nila. For example, gagawin ko ha. Mag-minimize ako? Yes, sir. Sir. Baka mawala na ako pag ito sir, mini-message kita. Tingin nga Brad, saan? Saan ko makikita Brad? May nag-ano, pop up. I-swipe mo sir yung cellphone mo, may... At pataas pa ganun? Apo, tapos may makikita ang message niya. Click mo. Yung may parang file. Yes sir, may tawag. Yes, you know? Yes sir, tignan mo. Nag-message ako sa'yo sa ano. Send team 1 send tanda dito pala. Sa Brad. Sa mismo ano sa message sa mga ha? Sa message kita sir na ano, sa name ko mismo. Sa name ko. Nakita mo na? Halimbawa, si Ma'am Elaine. Ma'am Elaine, may message kita, Ma'am, Ma'am Elaine. Sige, Ma'am.
Ma'am, Milady, tignan mo nga kung turo mo sa akin. Ayan, 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 tingnan para man matutunan mo ito, Mrs. Jen, classroom. Baka ba, kasi ka, di ko gagamitin pag di ko kaya, kaya eh. Baka tanda ko ba? Click mo na kayo. Ma'am Melay, nabasin niyo po yung ano ko, yung question. Explore ko muna pa yung question. Ah, pabasa mo nga ma'am, minessage kita sa Messenger. For example, kayong bata, minessage kita. Ma'am Melay, nabasin mo may question po. Okay, nabasa ni Ma'am Melay, sir. Saan ba na yun, Ma'am Melay? Click mo yun na mo, sir. Click mo yun na mo. Icon mo. Click mo yung taan. Picture? Ah, yan. Picture mo, mo, mo. Ah. Yan. May lalabas din na parang dalawang tako. Shadow. Ito to. Yung ganang araw? Ah, yung dalawang pinig na ganang. Tapos nandito may message. Bubuksan ko siya. Pero mamaya, totoo, basahin mo mo question ito yun. Yes, tapos pagbabalik ako kung ito na ganyan. Yes, sir. Yes. So, ganun yung para ah, ganun lang yun. Okay. Yes. Sige lang ng mga ito. Yan. So, ngayon, sa mga ipinisipan ko. Yan. So, ngayon, magpe-present ako, sir. Ako, sa sasakit ka, mga. Tap, tap. Pakikita mo yung pagigilin. No, oh, itisi na wala na, ano? Yes, sir. Hindi, hindi na. Present ko na, ha? Okay, 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 na, sir. Okay na. Yan, sir, nababasa. Yes. Oo. Yes. Wait lang, ay, makakawise ko. Yan. Ito po yung nakikita ng mga bata no, sa kanang teacher. Yan. Ah. Once again, ulitin natin. Kapag magtuturo ka na, click mo tong screen sharing. Kapag gusto mong makausap yung mga bata, yan, stop mo siya. Screen share, kapag gusto mo na magturo, click yung application window and then tong PowerPoint. Yan po. Nakikita na po? Apo, paano ko nag-share, sir? Okay, paano nag-share? Stop muna tayo ng screen share, ha? May, dito, sa left side, may makikitang share your screen. Pero alam ko, kapag ikaw yung estudyante, hindi mo makikita, Ma'am Milen, no? Yung share screen. Hindi. Okay. Ako lang pala, sir, pag teacher lang, lalabas yung share your screen. Yung, ay, hindi pwede. Teacher lang ang pwede mag-share. Yes, sir. Kapag ikaw nag-create. No? Yes, sir. Okay. Kung sinimari na yun. Salam. Okay. So, share natin yung screen, no? Try natin kung mababasa natin mga pupils. Application window and then PowerPoint share. Ayan. Ma'am Milay, paibasa yung unang question. Hindi ko makita. Pero alam ko napapalaki to eh. Yan, pa, sige oh, ba? Click mo yung one, ma'am. Yes, napatuloy na. Sino ang nakalagay ng pangulo sa katulungan ng Nitero? Yan, sagot ma'am. Eh, Emilio Aguinaldo, Andres Bato, si Mariano Diaz, D. Daniel Terona. Answer, ma'am. A. Emilio Aguinaldo. So, nakikita ng bata. Next, ma'am Fred. Number 2 po. Okay. Sino, number 2. Sino ang halay bilang patnugot pandoob? A. Emilio Aguinaldo. C. Mariano Diaz. D. Daniel Terona. B. Andres Rivaso. Hey, very good. Oh, si Sir Randy naman. Number 3, Sir Randy. Para hindi ko mabase. Number 3. Ah. Click mo yung ano, sir. Yung dalawang arrow na magkabilaan. Click mo yung arrow na magkabilaan. Click mo yung screen na nakikita kang parang arrow na ano, magpa-opposite. Ah. Click mo yun. Ayan, lumaki siya. Yan, sir. Ayan. Sino ang number 3 ba? Nakala bilang pinaanto? Pangulong
Saglit. Tignan mo sa lalang yung brand mo. Mamalit eh. Number 3. Yes, sir. Sino ang nahalan bilang pangalawang pangulo? Yun. Sino, sir? A. Emilio Ronaldo. Andres Bonifacio. B. Di Mariano. Trias. C. Daniel. Ano to? Tiro ba yan? Tiro na, sir. Tiro na. Emilio Ronaldo. Okay. Tama? Tamang sagot ay si Mariano Trias. Number 4, Ma'am Elaine. Sino ang tumutol sa pagkahalal ni Bonifacio sa kanyang posisyon? Sagot, Daniel Corona. Yes, very good. Oh, Ma'am Fred, number 5. Number 5 po. Number 5. Ito po po ito kito na muli ni Hayag ni Andres Bonifacio na sinasabi na siya pa rin ang pangulo ng pamahalaang mapanghimagsik. A. Naimilitarian Agreement. B. Pasanduan sa Biak ng Bato. C. Fondo de Guerra. A. Naimilitarian Agreement. Okay, very good. Oh, last one, Sir Randy. Number 6. Sino sa mga nakatunod ni Arnaldo ang nakakapas o nagdadaan at nalig ang pagpulong? Nawala. Ayan, sir, ulit. Ayan. Sino, sir? Yung pagpukulong at sinumbong kay General Emilio Ronaldo ang kasunduan ng Niyak. Ano ba yan? Naik. 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 Ayan, sir. Eh, Mariano Trias, Daniel Quirona, Mayor Dasano Makapagal. Anong sagot? Mariano Trias ba? Anong sama? At ang sagot ay si Major Lazaro Makapagal. So, yan po yung Yan. Ito po ulit yung OBS. Nakikita na ulit, sir? Yes. So, kung magpapatuloy ka ng discussion, i-click mo ulit itong share your screen. Lalabas naman yung OBS. Yan. So, ganyan lang po kadali yung paraan ng pagtuturo gamit yung OBS plus yung Messenger Room. So, ngayon, kahit ilan ba yun, sir? Walang maximum? Walang, sir. Kahit lahat ng bata na nakikita mo? Ang alam ko, Ma'am Elaine, 50. 50 po. Ang 15? 50? Yes, sir. 50. 50, makikita. Ah, marami rin ano, kaya niya. Sige sir. Yan. So, once again, salamat po. Ito po yung paraan ng paggamit ng OBS at Messenger Room. Sa ngayon po, goodbye na po. Thank you, Ma'am Fred, Ma'am Milene, at Sir Randy. God bless po sa inyong lahat. Salamat po. Bye-bye po. Bye. And then, leave na tayo sa ating room. So, ganoon lang po kadali yung paggamit ng ating Messenger Classroom. Yan po. Gamit ang OBS at ang Create a Room. So once again, muli, sinasabi ko po na kailangan po na maging curious tayo sa paggamit nitong OBS dahil napakarami pang application o napakarami pang techniques na pwede natin ipasok gamit ang OBS na studio natin in relation sa mga pagtuturo gamit ang Messenger Classroom. Pwede din natin itong ipasok ng OBS sa ating Google Classroom. Pwede din natin siyang ipasok sa pinaka-recently sinubukan ko sa StreamYard. So, once again, salamat po sa pakikinig.